isang nakakagulat na balita, mga kaibigan, ang nangyayari ngayon sa lugar ng Mexico, partikular sa Reynosa, Mexico. Ito ay located malapit sa border ng United States of America at Mexico. Dahil isang pambihirang pangyayari ang hindi inaasahan ng lugar na ito. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa mga pala, mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ang mga residente sa Reynoso ay sobrang nagulat sa isang pangyayaring hindi nila inaasahan dahil isang unexpected hailstorm ang sumaklaw sa buong syudad. Dagdag pa nito ang isang captivating blend ng bizarre at alarming news patungkol sa Mexico na kung ito ay ating imagine lamang, hindi ka maniniwala pag hindi mo ito makikita sa mga video. Mapapansin sa video, mga kaibigan, ang isang peculiar na pagbabago ng event na ito dahil sa pagbagsak ng hailstorm. Ibig sabihin, mga kaibigan, ito ay mga yelo na nahuhulog mula sa langit at hindi ito inaasahan ng mga locals. At napakarami ang nabasag nito at napakarami ang nasira nito, mga properties, mga bahay, sasakyan at mga daan. Gayun din ang mga tao na na-injure dahil sa hailstorm. Napakatindi nito, mga kaibigan, sapagkat sabi pa ng mga experts, ito raw ang isa sa mga pinakamabigat na rainfall na nangyari sa Reynosa. Na-transform kasi ang buong mga streets sa isang magulo na mosaic at cold devastation. Napakarami nga, mga kaibigan, ang mga bahay at mga sasakyan na sira na kung ating mapapansin, tila baga walang awa ang pagpagsak nito sa mga tao, mahirap man o mayaman. Nag-cause din sa buong compound sa parting Reynoso ang isang widespread power outage na nag-envelope sa mga residente ng isang total darkness, habang isang malagim na pagbagsak ng mga yelo ang naranasan sa Mexico Reynosa. At kung ating mapapansin, ang mga authorities ay binalaan na ang mga residente na i-prioritize ang kanilang safety sa pamamagitan ng hindi paglabas sa kanilang mga bahay dahil sa ferocious onslaught sa isang napakalaki na trahedya na ibinigay ng hailstorm. Sapagkat kung ating mapapansin, mga kaibigan, tila baga ito ay isang parusa sa Mexico dahil ang bansang Mexico ang isa sa mga pinakamalaking bansa na hindi naniniwala na may Diyos. Kung ating mapapansin kasi, maraming mga Kristiyano dito, ngunit ang mga pumapangalawa na pinakamarami na grupo sa bansang Mexico ay ang mga tao na hindi naniniwala na may Diyos. Halos 5 milyon kasi sa mga populasyon sa Mexico ay hindi naniniwala na mayroong Diyos. Kaya naman kung ating makikita, mga kaibigan, tila baga isa itong wake up call sa mga taga Mexico, lalong-lalo na sa border ng Reynoso. Dahil kilala ang border na ito bilang isa sa mga pinakamalaking drug trafficking area sa pagpasok ng mga droga sa United States of America na sumisira sa pagkatao ng isang Kristiyano. At lalong higit, nagiging salot ito sa ating lipunan. Pangalawang Timoteo 3:1-5. Ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila ay walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila ay mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Sila ay may anyo ng pagkamakadiyos, ngunit ipinagkakaila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga taong ito.
Tunay nga mga kaibigan na ito ang sinasabi ng banal na kasulatan na sa huling mga kapanahunan, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili kaysa sa pag-ibig nila sa totoong Diyos. Kaya naman, ang mga bagay ay nangyayari sa ating buhay upang tayo ay palalahanan na tayo ay kumapit sa pananampalataya. Wala na tayong oras para sa mga kalayawan sumundo sapagkat tayo ay ginigising ng ating Panginoon sapagkat malapit na ang kanyang paghuhukom at malapit na ang kanyang pagdating. Ibig sabihin ito, malapit na ang katapusan ng ating mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga pangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pagpapaalala sa amin na kami po ay nabubuhay sa isang sitwasyon sa aming mundo na kung saan ang mga tao ay lalong nagiging masama. Ngunit salamat o Panginoon dahil lubos-lubos ang inyong pagmamahal sa amin. Dahil sa aming mga kasalanan ay binigay niyo ang inyong pong anak upang kami Panginoon ay magkaroon ng pag-asa na manahin ang langit na bayan at makapiling po kayo panghabang buhay. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat sa inyong pangako na hindi niyo po kami iiwan magpakailanpaman. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.